strong. Master, welcome na naman ulit sa aking YouTube channel. At welcome na rin sa mga bago kong viewers. Kotse ba? Hindi po ako si Senpai, mga kamaster. Pero, baka kayo ang hinahanap na ng kotse na to. Kotse na panghanap buhay. Baka para sa'yo na to, mga kamaster. Tara, samahan nyo ako sa vlog na ito. Ito ang susi ng Toyota Vios XLE. Merong lock, unlock, at saka sa trunk. Halogen type ang kanyang mga ilaw. Tapos ito yung maganda, mga kamaster. LED ang kanyang fog lights. Kaya sulit na sulit talaga. Ito ang kanyang front fascia with black matte finish na talagang napakaangas at nagmukhang Camry. Ang ground clearance niya naman is 133 mm. Then two-tone ng kanyang mags, kaya ang ganda. Shark spin antenna na rin po siya, mga kamaster. Ang side mirror niya, mga kamaster, is manual folding. Pero may controller naman po sa loob para ma-adjust nyo nang hindi nyo na kailangan buksan yung mga windows. Halogen din ang kanyang mga brake lights, mga kamaster. Meron siyang reflector sa baba, dalawa, magkabila. Ito maganda, mga kamaster, less hassle sa pagbukas ng trunk. I-press hold nyo lang yung sa remote. O, diba? Meron ding lock-unlock sa remote, mga kamaster. Tatry natin. Yan, nakabukas yan ngayon. Ngayon, nilalak ko yan. Yan. Ngayon, unlock natin. Yon! Meron ding mga manual switch para sa trunk at para sa gas cover. 42 liters ang kanyang full tank, mga kamaster. Liters of space ang max cargo naman niya, mga kamaster. Tapos may ilaw siya sa loob, mga kamaster. Kaya walang problema. Meron ding child lock para safe na safe ang mga bata, lalo na pag nasa likod. Under the hood, meron itong 1.3 liter 4 cylinders dual BVTi with 98 horsepower and 123 newton meters of torque mated with continuously variable transmission. Ayan po ang itsura ng loob ng dashboard ng 2022 Toyota Vios XLE 1.3 CVT transmission. Ayan po ang kanyang infotainment. Powered na po ito ng Android Auto and Apple CarPlay. Wired nga lang po, ikabalik ko po siya dito sa USB. Yan. Kaya okay na to, mga kamaster. Then ito po ang kanyang mga switches ng aircon. Nap type po siya, kaya magandang maganda pa rin para sa akin. Mas prefer ko yung ganito kasi hindi ka na titingin mo masyado. Pwede sa gitna pag share sila. Ito yung meron din sa paa. At dahil CVT transmission nga po ito, mga kamaster, ganito na po yung shifter. Ito po, maganda. May uratain po siya dito sa ibabaw. Then glossy naman po dito. XLE variant ito, kaya glossy yung kanyang gear shifter cover compare sa XE model na matte finish. Then po, meron pong park, reverse, neutral, drive, and manual plus minus. Then, typical handbrake. And then, meron din po siya ditong 12 volt socket or cigarette socket.
Yan, dyan po. Meron po siyang armrest. Ito. Ayan. Ito naman po ang instrument cluster ng Toyota Vios XLE. Bali, meron po siyang mga naiilaw po yung kanyang speedometer. Yung RPM, may kulay blue lining na ilaw. Ganda. Then, meron po siyang maliit na screen dito para nakikita nyo kung ano na po yung naka-gear shift nyo po. Kung naka-park, drive, yun. Then, ito naman po ang kanyang steering wheel. Meron na po siyang controls dito para sa volume and paglipat ng station. Meron din po siya para sa tawag. Pag may natawag po sa inyo, mga kamaster, pwedeng sagutin nyo na dito. And ito nga pala mga kamaster, ito naman ang kanyang controllers para sa mga power side mirrors. Hindi nga lang po power folding. Ito turn natin sa left. Yan. Pwede nyong iganon. Pwede nyong ilipat pa ganon. Taas pa ba? Yan. Ganon din sa kabila pag i-right nyo. Hindi mo na kailangan magbukas ng bintana para i-adjust yung side mirror, mga kamaster. Lupit. Yan. Then, automatic po yung kanyang driver side window. Isang pindot lang po. Yun. Isa pa po. Angat natin. Pindutin ko lang. Yo. Power window po lahat. Ito po isa passenger. Sa likod. Kabila, ito yun. Ito naman para sa mga pag-lock ng mga windows para hindi ma-access ng mga passenger. Ito naman din yung unlock and lock. Yun. Pinindot niyan. Ito unlock na po. Yan. Central lock na po. Dito na kayo pipindot. Pero pwedeng ito rin po mag-automatic central lock po yan. Ah, hindi pala. Ito lang pala. Ito pala ang pinaka-central lock niya. Kay Silky kasi, ito yung pinaka-central lock niya, mga kamaster. Pag ginanong mo siya, maglalak lahat. Ito pala, hindi. Hiram ko lang kasi to, mga kamaster. Hindi po sa akin to, ha. Ganda, mga kamaster. Then, dalawa lang po ang kanyang pedal. Dahil nga po CVT. Yung brake at ang gas pedal. Punta tayo sa likod, mga kamaster. Napakaluwag sa likod, mga kamaster. Kahit tatlong sumakay dito, kasyang-kasya. Ayan. Napakaluwag niya, mga kamaster. And sa headroom, ito siya, mga kamaster. Ayan po yung kanyang headroom. Siyang speaker dito. Meron din pong cup holder. And may compartment. Ayan. Wala po siyang armrest. And hindi rin po foldable yung back seats niya. So kung ano yung space sa cargo niya, yun na po yung, mga kamaster. Then wala po siyang center tunnel, mga kamaster. Ang kagandahan dito. Ang medyo bad side lang talaga is ito. Okay sana kung naiusot medyo pa ganun. Para yung uupo dito is hindi masyadong mababother dito. All in all, mga kamaster,
sulit na sulit. Napakaganda ng Toyota Vios XLE 2023. So yun na nga po mga kamaster. Muli po, sana naman nagustuhan nyo na naman po ang aking upload video. At sana nakatulong ako para may idea kayo kung nais nyong bumili ng Toyota Vios XLE 2022 or 2023 model. At least may idea na kayo. Napakaganda nito mga kamaster. At nga pala, dahil nga po nasabi kong panghanap buhay ito, dahil ginagamit po ito ng may-ari na pang-grab at talaga naman pong kumikita na po ito. At sana naman po nakatulong ako sa inyo mga kamaster. At sa mga bagong viewers ko po, baka pwede nyo naman pong pakihit yung like, share and subscribe para ma-update pa po kayo at ma-notify sa mga susunod ko pang mga upload video kagaya ng mga ganito. Muli po mga kamaster, maraming salamat po uli sa pagsuporta niyo sa akin channel.